Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-isip ko na yung mga simple mga pamamaraan na dapat ay meron po tayo sa ating pong loob ng tahanan upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Mainam na magpasok po kayo nito mga bossing yung lima na ating mababanggit or kaya kung kayo po ay maglilipat ng bahay or kaya po meron kayong bagong negosyo, meron din dapat kayo nito para swerte po mga bossing. Kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala at na-issue po mga bossing ko na magtuloy-tuloy yung pasok ng swerte, kung may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, mabilis natin itong masusolusyonan mga bossing, o baka sabihin po ninyo, o bakit may pagsubok pa. Ganun po talaga, lahat ng tao may mga pagsubok na pinagdadaanan. Kanya-kanya lang tayo ng istorya ng buhay. Kaya mas mainam, meron tayo mga pampaswerte para yung mga pagsubok na ito ay pagdadaanan lang natin at hindi natin tatambayan mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala at na-issue po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Marami po tayo mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte or kung may mga darating na mga pagsubok, mabilis itong may tataboy po natin at hindi na po tayo malasim pa mga bossing. Kung kayo po naniniwala mga bossing, asya, lumarga na po kayo, subukan niyo po ito. Kailangan po mga bossing ko, lalo-lalo na sa darating na 2023, maalala ko po, kailangan bumili kayo ng lagayan na lima. Pwede po yung bote, yung clear po, kita ang loob, kita ang labas. Yun ang gagamitin yung bote. Tapos, kailangan po mga bossing ko, bumili po kayo ng mga bago na lagayan, kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo. Kailangan bago po sa 2023 ang lagayan ng asukal, lagayan ng kape, lagayan ng mga coffee mate, lagayan ng Milo. Dapat bago po yan sa 2023 mga bossing. Parang mga basahan at saka walis tambod lang din po yan. Dapat ay bago sa darating na 2023. Bukod po dyan sa na-share ko na dati mga bossing ko, bukod po dyan sa dapat ay mga bago rin ang ilalagay ninyo sa inyo pong bahay, sa bagong bahay, bagong negosyo, dapat po ay bago ang gagamitin. Bukod po dyan mga bossing, mainam na, subukan nyo po ito. Kumuha kayo ng limang bote na may takip, pero pwede rin naman walang takip. Ngayon po mga bossing, lagyan nyo po ito, punuin nyo po ito ng bulak. Ang bulak mga bossing para mas maging magaan yung daloy ng swerte, punuin nyo ng bulak. Tapos yung isang bote naman, yung padalawang bote mga bossing ko, gamitan natin, lagyan nyo po ito ng, punuin nyo po ito ng asin. Tapos yung pangatlong bote mga bossing ko ay yung asukal. Yan, ang asukal for love and for happiness, chocolate, for abundance po yan mga bossing. Tapos yung asin po natin, patabay ng kamalasan, pang-attract na napakaraming swerte. Ang bulak ay para gumaan ang daloy ng swerte. O di tatlo na. Ang pang-apat mga bossing ko ay ang bigas mga bossing. Huwag kayong magpapawala ng bigas. Isa rin po yan sa napakaswerte mga bossing. Yan po mga bossing ko, for kasaganahan yan. Pagdating sa usapin ng pampaswerte, kahit yung kanunununo ang papo natin mga bossing ko, yan po ay ginagamit ang bigas sa maraming bagay na pampaswerte. Unang-una, kapag may kinasal, nilalagyan ito ng bulaklak at isinasabog sa ikinasal para mas maging masagana ang pamumuhay. Pangalawa, sa bagong bahay, pag unang pasok sa bahay, kailangan may bigas para mas maging masagana ang pamumuhay. Ganon din sa negosyo, ganon din kapag po bagong taon mga bossing. Ang bigas ay matik po yan ginagamit for kasaganahan. At ang panlima mga bossing ko, yung pong ating tubig. Tubig ay kasaganahan po yan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Baka sabihin nyo, nasan yung barya? Ang barya kasi mga bossing bawal ilagay sa pagkainan kung saan ka nakain. Ang barya mga bossing ko inilalagay sa center table. Sa center table, doon siya nilalagay para mabilis ang pasok ng swerte ng pera. Tignan niyo po mga bossing. May mga bossing ako, meron akong kakilala na hindi pa ako nagbibideo noon. Siya po ay, kasi dati-dati mga bossing, parang maliit pa yung anak ko mga bossing. Ako po ay kung sinong gusto magpapuso yung mga nakakilala na po sa amin. Kung sinong gusto magpabasa ng tarot card, dumadayo po kami at sinasama ko ang mister ko. Ngayon po mga bossing, may nakapagreklamo po sa akin, sabi niya sa akin, alam mo Miss Apo, lagi akong kada taon naglalagay ng yun nga po yung tubig, asin, barya, bigas sa pagkainan po nila. Bakit daw po ang dami nila mga pagsubok bawat taon? Sabi ko po sa kanya, kasi po isinasama niyo yung barya sa pagkainan. Kasi dapat yung barya mga bossing, yung pera, di ba pera po yan? Bawal kasi yung ilagay sa pagkainan. Kasi kahit anong gawin yung kayod, sa wala-wala po yan. Kaya dapat yung barya, swerte po yan talaga. Tunay na swerte po talaga siya. Yan po yung nilalagay sa center table po natin. Di ba sa salas, meron center table po doon. Yung katabi ng inyo pong sopa,
may lamesa kayo dyan, dyan nyo po siya ilalagay. Ibubukod nyo po siya at hindi siya pwede sa hapagkainan, mga bossing. Kasi kapag ganun, minsan mapapaisip kayo, parang bawat taon, wala namang pagbabago, naghahain kayo ng ganyan, parang lagi na lang may malas, may mga dumarating na mga pagsubok. Yan po, maaaring may ganyan kayo. Tama po ba ako, mali? Malamang, mga bossing ko, karamihan po sa inyo, meron pong barya sa hapagkainan, lalo na pagbagong taon. Swerte po ang barya, pero sa hindi po sa hapagkainan nilalagay. Nilalagay po yan, mga bossing ko, sa center table. Kasi kahit maraming dumating na pera sa inyo, dadaan lang po yan sa inyo po mga kamay. Yan po, mga bossing ko, ubos ng ubos at hindi nyo makikita kung saan napunta yung pera ninyo. Ayun, minsan nasabihin, alam mo, Miss Apple, milyon na dumaan sa akin, pero hindi ko nakita yung pinaghirapan ko. Hindi ko alam kung saan napunta yung milyon. O, tinanong ko, ay ma'am, ano po ginagawa niyo pag bagong taon? Ha? Yun nga, in-interview ko, ayun nga, meron siyang pera sa pagkainan. Nagsasabit pa minsan, napakaswerte yung pineapple. Minsan, dinidikitan pa, nag-i-stapler pa ng 20 pesos. Parang ang gandang tignan, mga bossing. Napakaswerte po niyan, pero hindi sa pagkainan. Pagdating sa pagkainan, huwag kayong maglalagay ng pera, mga bossing. Yan po, dapat mga pagkain lang nakalagay dyan, tubig, asin, para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya minsan, mapapaisip ka, ano ba to bawat taon? Parang paulit-ulit ko itong ginagawa, pero parang hindi pa rin sinuswerte. Mainam na alisin nyo po yan sa darating na 2023, or ngayon pwede naman gumawa na po kayo, mga bossing, tapos papalitan lang po natin bago sumapit ang 2023. Baka sabihin po ninyo, ay sa 2023 na meron ako naringgan ng ganyan, mga bossing. Sabi po niya sa akin, saka na lang ako bibili ano sa 2023 na. Alam niyo po ba, kagaya po nung ito yung lucky jar po namin, sabi po niya, eh ano yung Miss Apple, pagdating ng ano, pagkatapusan ng 2023, kailangan sunugin na. Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, ay hindi, sa 2023 na ako bibili. Eh month of, ano pa po yun, August, mga bossing. Sabi ko, ay ma'am, mali nyo, malayo-layo pa naman, ma'am, baka po swertihin na kayo, baka bago tumuntong ang 2023, swertihin na kayo. Alam niyo po ba, naganap po yan, kaya sabi niya, ay butit nakabili na ako, maliit lang po yung jar na binili po niya. Sabi niya, ay butit nakabili ako, Miss Apple, kasi yung pinapangarap niya, nakamit niya na kaagad, wala pang 2023, kaya patatagalin niyo pa po ba yan, mga bossy. Ayan, bukod sa sipag at tiyaga, diskarte, talagang huwag kang makakalimot magdasal, humingi kayo ng gabay, magkakatotoo po yan, mga bossing. Yan po, mga bossing ko, di nasa bigas po tayo, yung tubig ang panlima po natin. Tapos, yung pang-anim, yun nga po yung ating mga barya sa center table at hindi po ito pwede sa hapagkainan. Maglagay po kayo sa bawat sulok ng inyong tahanan ng barya, mga bossing, kasi swerte rin po ang dulot po niyan. Ako po, mga bossing, sa likod ng pintuan ng aming main door, may maliit akong aquarium, pero ang laman nito, mga barya, tapos bawang, mga bossing, tapos dahon ng laurel. Hanggang ngayon, hindi ko po siya tinatanggal. Pinapalitan lang po natin ng bawang, kapag kasi ang bawang pag malambot na, wa-epek na po yan. Kumbaga, kung ikukumpara yung bawang at saka luya, ang luya, mentras po na natutuyo, mas swerte. Ang bawang naman, kapag po ito'y malambot na, tuyo na, wa-epek na po yan, itapon nyo na, palitan ng bago. Yan po ay proven na napakaswerte, mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala at gusto nyo po yung gawin, mga bossing, subukan nyo po yan, mga bossing. Proven po na tuloy-tuloy ang pasok ng swerte po sa inyo. Bagamat may mga pagsubok, mabilis nyo po malalampasan, mga bossing. Kung bagay yung mga pagsubok, yakang-yakan yung solusyonan. Magiging kalmado ka palagi. Kung magagalit ka man, pahapyaw lamang para ma-release yung nasa kalooban, pero hindi ka yung tipo magtatanim na sama ng loob, mga bossing. Mapapansin nyo po yan, mas magiging magaan yung daloy ng swerte po sa inyo at mga pangarap po ninyo natutupad ng hindi nyo inaasahan, mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, asya, good luck po sa inyo po lahat.